Ang manas o edema ay ang pamamaga ng soft tissue ng katawan dahil sa pagkaipon ng sobrang tubig sa interstitial space. Common na nakikita ito sa mga braso, kamay, binti at paa na tinatawag na peripheral edema, sa muka na tinatawag na facial edema, sa tiyan na tinatawag na ascites at sa baga na tinatawag na pulmonary edema. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng manas. Chronic venous disease. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga veins o ugat sa binti ay hindi na ibabalik ang dugo papunta sa puso. Dahil sa sira-sira sa kanilang mga valves, ang mga valves ay parang mga pintuan o flaps na tumutulong na itulak ang dugo forward, pabalik sa puso. Kapag may problema sa mga valves, hindi nakakadaloy ng maigi ang dugo at naiipon ang fluid sa mga binti. Pwede rin magkaroon ng edema dahil sa pagkakaroon ng blood clot sa vein o yung tinatawag na deep venous thrombosis or DVT. Kadalasan ay isang binti lamang ang apektado at ito ay kung nasaan ang blood clot. Pagbubuntis. Kapag buntis ang isang babae, mas madaming dugo ang pinuproduce ng katawan upang suportahan pati ang sanggol. Bukod dito, mas maraming naiipong tubig sa katawan dahil sa pagtaas ng levels ng estrogen at iba pang hormones. Habang lumalaki ang sanggol sa uterus, naitutulak nito ang mga ugat sa binti kaya nagkakaroon ng fluid buildup at pagmamanas. Mas common ito sa later stages ng pagbubuntis at pwedeng maapektuhan ang mga kamay, mukha, binti, sakong at paa. Take note na hindi normal ang pagmamanas sa buntis kung may kasamang pagtaas ng blood pressure, pagsakit ng ulo, hirap sa paghinga, pagkonti ng ihi o ang paglala ng manas sa loob lamang ng ilang araw. Sakit sa kidneys. Kapag may chronic kidney disease, nababawasan ang ability ng kidneys na mabalanse ang tubig at asin sa katawan. Nagkakaroon ng pagtaas ng sodium sa dugo dahil sa salt retention at maaaring mabawasan din ang tubig na kayang ilabas ng kidneys. Heart failure. Dahil sa panghina ng puso, nababawasan ang kanyang ability na magpump ng dugo sa iba't ibang organs sa katawan. Nababawasan ang daloy ng dugo galing sa puso at maaaring maipon sa binti at tiyan. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay maaaring maipon ng tubig sa baga at magdulot ng pulmonary edema. Nagkakaroon ng hirap sa paghinga ang taong may pulmonary edema at sa mga malalang kaso ay kailangang tubuhan at ikabit sa ventilator ang pasyente para magkaroon ng sapat na oxygen sa katawan. Sakit sa atay o liver cirrhosis. Kapag may liver cirrhosis, nagkakaroon ng mga peklat o scarring ng atay at nagdudulot ito ng pagharang sa daloy ng dugo sa loob ng liver. Kadalasan na nagkakaroon ng manas sa tiyan o ascites ang mga pasyenteng may liver problem. Makikita na yung iba sa kanila ay napakalaki ang tiyan dahil sa pag-ipon ng litro-litrong tubig. Angioedema. Reaksyon ito ng katawan sa iba't ibang gamot or pagkain na maaring magdulot ng pag-leak ng fluid mula sa mga ugat at maipon sa surrounding areas. Nagdudulot ito ng mabilis na pamamaga ng muka, labi, dila, lalamunan at binti. Kasama na dito ang pagkakaroon ng pagkapaos ng boses at hirap sa pagluno. Sa mga severe allergic reactions, nagkakaroon ng malalang pamamaga ng daluyan ng hangin at maaring mauwi sa pagkamatay pag hindi naagapan. Lymphedema. Ito ay ang pamamaga ng mga braso at binti dahil sa accumulation ng lymphatic fluid, isang protein-rich fluid na dinidrain ng lymphatic system ng katawan. Common causes nito ay ang pagbabara ng lymph vessels dahil sa cancer, radiotherapy para sa cancer, surgery para sa cancer, at sa mga endemic areas, may mga parasites gaya ng mga filaria worms na sumusuot sa lymph vessels at nagdudulot ng filariasis. Pag-upo ng matagal. Ang pag-upo ng maraming oras gaya ng nangyayari kapag nasa eroplano during long-haul flights ay maaari magdulot ng pamamanas ng mga binti. Kadalasan ay hindi naman ito nakakabahala at kusang nawawala kapag nakapaglakad na ulit or kapag inangat ang mga binti. Mahalaga na malaman ang pinagmumula ng inyong pagmamanas dahil nakadepende dito ang pamamaraan ng paggamot sa manas.
hindi rin lahat ng pamamanas ay kailangan gamutin, gaya ng sa mga buntis. Maaring mag-recommend ang inyong doktor na magbawas kayo ng alat sa pagkain dahil ang sodium ay lalong nagpapalala ng pagmamanas. May mga gamot na tinatawag na mga diuretics, gaya ng furosemide na nagpapaihi ng tubig at salt mula sa katawan para mabawasan ang manas. Pwede rin gumamit ng compression stockings na may iba't ibang compression values upang mag-apply ng pressure sa mga binti at bawasan ang pamamanas. Minsan, ang simpleng pagtaas ng mga binti for 30 minutes, 3 to 4 times a day ay sapat na para mawala ang mga mild edema ng binti. Ang manas ay maaaring senyales ng isang mild na sakit, ngunit maaari rin itong senyales ng mas malalang sakit. Huwag isawalang bahala ang inyong pagmamanas. Pacheck nyo agad sa doktor nyo yan, lalo na kung yan ay hindi nawawala, lumalala at may iba pang sintomas na kasama, gaya ng hirap sa paghinga, pagtaas ng blood pressure, pagsusuka, o matinding pagkirot ng mga binti.